Kung inyo pong mapapansin, sa alagad ni Jesus o sa kanyang mga sinugo, may iisang paulit-ulit na sinasabi si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ibig sabihin, pinapalayas ng mga alagad ni Jesus at ng kanyang mga sinusugo ang masamang espiritu. Pinapalayas ni Jesus at ng kanyang mga alagad ang masamang espiritu. Lumayas ka, masamang espiritu. Inyo nga hunting na ng inyong katabi, baka nawala ang inyong katabi, no? Joke lang po 'yon, no? Pero ito po yung kapangyarihang ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa makatwid, tayong lahat ay binibigyan ni Jesus ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. Huwag po nating iisiping ang masamang espiritu lamang ay ang diablo. Totoo po, ang diablo ay masamang espiritu at umiiral ang diablo upang tayo'y ilayo sa Diyos. Ito po ang pangunahin na ginagawa ng diablo sa atin ni Satanas. Tayo ay inihihiwalay sa Diyos. At ang kaligayahan ng diablo ay ang tayo'y mapawalay sa Diyos. Kaya napakaganda pong panalangin palagi, no? Yung si Jesus mismo ang nagsabi, "Get behind me, Satan. Get behind me, Satan." Napakaganda po nung salitang iyon ni Jesus, "Get behind me, Satan." Ibig sabihin, kung si Satanas man ay hindi umalis, si Satanas dapat nasa likod natin. Satan must be behind us. Get behind me, Satan. Bakit? Kapag si Jesus ay nasa harap, kapag ang diablo ay nasa harap natin, ang diablo ang maggagabay sa atin sa kapahamakan, ang magliligaw sa atin, ang magdadala sa atin papalayo sa Diyos. That is why Satan must always be behind us, not in front of us. Get behind me, Satan. And we have the power to do that. Ang sabi ng ikalawang pagbasa ngayon, binigyan tayo ng kapangyarihang tumawag sa Diyos bilang Ama. Isipin po ninyo yon, ang ating Ama ay ang Diyos. Ibig sabihin, nagtataglay tayo ng kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Kapag tayo po ay nakakaramdam na parang tayo ay pinangungunahan ng diablo, pwede nating sabihin, "Get behind me, Satan. Get behind me, Satan. You are misleading me. You are misleading me." Kapag ikaw ay galit na galit, sabihin mo, "Get behind me, Satan." Kapag ikaw ay inggit na inggit, kapag hindi ka makapagpatawad, iyong sabihin, "Get behind me, Satan. Get behind me, Satan." May kapangyarihan ang lahat ng sinusugo ni Jesus para magpalayas ng demonyo, ng kasamaan. Pero alam po ninyo, ang diablo ay kumikilos sa atin sa maraming pamamaraan. Kaya sana po tayo ay sensitive sa pagkilos ng kasamaan sa buhay natin. At nais ko po na tingnan yung mga pagkilos ng diablo sa atin sa pamamagitan ng mensahe ng ikalawang pagbasa ngayon mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Ano po ang sabi dito? Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat
ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Ano po yung biyaya ng ating pakikipag-isa kay Jesus? When we are one with Jesus, ang sabi ng second reading ngayon, tinataglay natin ang pagpapalang espiritual, spiritual blessing. Ano po ang nangyayari kapag tayo ay hiwalay kay Jesus? Ang hinahanap natin, hindi spiritual blessing, kundi material blessing. Hindi po masama ang material blessings. Ang mga material blessings po ay pwedeng maging palatandaan ng malaking biyaya ng Panginoong Diyos. Hindi po masama ang spiritual, ang material blessings. Ang hindi po maganda ay ang akalain natin na kapag walang material blessings, tayo ay pinababayaan ng Diyos. Ang mahigpit pong masama ay yung ating pagpapahalaga ay nandoon na lamang sa material blessings, to the point that we forget the God who gave us material blessings. Di po ba pwedeng mangyari na tanggap tayo ng tanggap ng biyaya, nakakalimot naman tayo sa Diyos na nagbigay ng biyaya? Kaya yung iba kapag problemado, ang limit lumapit sa Diyos. Pero kapag wala ng problema, hindi na lumalapit sa Diyos. Nakakalimot na sa Diyos. Bakit? Buhos ng material blessing. But over and above the material blessings that we have, we must look for spiritual blessings. Spiritual blessings. Perhaps you came here because you are asking Padre Pio for strength of your body. But ask Padre Pio also to strengthen your spirit so that you may not lose faith, so that you may not lose hope, so that you may not lose your capacity to love always. Humihingi ka ng biyaya kay Padre Pio, okay, okay yan. Pero humiling ka rin ng spiritual na biyaya. Huwag laging material, spiritual na biyaya. At alam po ninyo, kapag tayo ay mayroong spiritual na biyaya, ano yung ating nararamdaman? Ang sabi po ng first reading ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. It is by receiving spiritual blessings that we are able to feel the immensity of God's love for us. Kaya tingnan po ninyo, yung mga taong maliwanag sa kanya yung spiritual blessings, kahit parang wala yung material blessing, hindi siya nagtatampo sa Diyos. Hindi siya nagtatampo sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam niya, mahal siya ng Diyos. Alam niyang mahal siya ng Diyos. That we can only attain if we receive spiritual blessings from God. Ano pa po yung sinabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon? Ang sabi po ni Apostol San Pablo, tinubos tayo ni Kristo
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. If we are ruled by Satan, anong ginagawa ni Satanas? Para bagang ipinaparamdam sa atin na hindi tayo o wala tayong kakayanan na makalaya sa kasalanan natin. Babantayan po ninyo yon. Mayroon po akong karanasan bilang pari at napakalimit po, lalo't higit sa cases of abortion. Abortion. Lalapit sa iyo, Father, ito po ay naikumpisal ko na ng 10 beses, pero hanggang ngayon po'y binabagabag pa rin ako ng konsyensya ko dahil ipinalaglag ko po ang aking anak ay committed abortion. Pero hindi niya maramdaman na siya'y pinatawad ng Diyos kahit 10 beses nang naikumpisal. Alam po ninyo kung ano kalimitan yung penance ko kapag may nangungumpisal na ganon. Ang sinasabi ko sa kanya, ito ang parusa ko sa iyo. Yan na ang huling pagkakataon na ikukumpisal mo yan. 10 beses mo na ikinumpisal. Pero hindi mo maramdamang pinatawad ka ng Diyos. Anong parusa ko sa iyo? That will be the last time you will confess that. Why? You have to believe God has forgiven you. Kaya napakabigat po ng kasalanan ng abortion, no? Hindi lamang sa spirito, kundi kahit sa psychology ng tao. Isipin po ninyo, 10 beses na ikinumpisal, pero hindi pa rin maramdaman na siya'y malaya na doon. Kaya sinasabi ko, this will be the last time you will confess that. You have to convince yourself and you have to believe that you are loved by God. You are forgiven by God. If we are really free, then we will always be convinced and we will believe God can forgive us. And in fact, God forgives us. God forgives us. Just humble yourself. Humble yourself. Do not be proud. Humble yourself. And you will experience the freedom of the children of God. Bilang panghuli po, ang sabi ng ikalawang pagbasa ngayon, at dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Satan brings division. God brings communion. Tingnan ng inyong pamilya. If God is reigning in your family, there is communion and unity. If it is Satan and all the vices attached to Satan, you are not ruled by God. You are not ruled by God. Saan daw tayo magkakaisa? Sa panukala at kalooban ng Diyos. We should be united in doing the will of God. E ano ang problema sa atin, no? Kahit dito po sa simbahan, no? Ito ay pwedeng mangyari, no? Nagkakaisa saan? Sa chismisan. Sa kwentuhan ng buhay ng iba. Nakikiusap po kami, lalo tigit sa mga naglilingkod sa simbahan, no? Pakitigil-tigilan na po ang chismisan. Pakitigil-tigilan na po.
ang sabi ni Papa Francisco, ang chismis ay anay na sumisira ng simbahan. Kaya kung ikaw ay nag-chismis at ikaw ay naglilingkod sa simbahan, hindi ka lingkod. Anay ka. Anay ka. Sooner or later, you are not building the church. You are destroying the church. At yan po'y pwedeng mangyari hindi lamang sa konteksto ng simbahan, kundi sa lahat ng kinabibilangan nating uri ng pamayanan. Ang daladala ng Espiritu ng Diyos ay pagkakaisa upang maisakatuparan ang panukala at kalooban ng Diyos. Halina mga pinakamamahal, damahin natin ang kapangyarihan na tinanggap natin sapagkat tayo'y anak ng iisang Diyos Ama natin. Nawa, makalaya tayo sa espiritu ng kasamaan upang maramdaman natin ang kalayaan at kagalakan ng espiritu ng pagiging anak ng Diyos.